dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa iyo at sa mga loyal listeners mo. Silent listener and subscriber mo ako since 2021. At aaminin ko na nakahiligan ko ng makinig sa inyong YouTube channel kapag nagpapalipas ako ng oras. Siya nga pala, dahil sa mga istoryang tinatampok mo ay na-inspired akong mag-share din ang aking kwento. Papadudot, ako po si Josh, 29 years old at nakatira ako sa bahay ng kakambal ko na si Josea. Magkapareho kami ng mukha ni Josea pero magkaiba ang ugali. Ako kasi bad boy type, siya naman ay good boy type. May asawa na ang kakambal ko, si Karina. Napakaswerte ng kakambal ko kay Karina dahil bukod sa mabait at napakasexy pa nito. Kaya hindi ko maiwasan na pag nasaan ito. Lalo na sa tuwing makikita ko itong lumalabas sa banyo ng nakatawel lamang. Papadudot, hindi ko talaga maiwasan na pasadahan ng tingin ang katawan niya. Hoy tol, ang lalim ata ng iniisip mo. Ano ba yan? Untag sa akin ni Josea. Kaya napatingin ako sa kanya. Wala tol, tipid na sagot ko habang nakangisi at pabirong binatukan siya. Saka ako umakyat ng kwarto ko at nilakang pinto. Pagakyat ko ay umupo muna ako sa aking kama at napapikit habang pinagpapantasyahan ko si Karina. Papadudot, alam kong asawa siya ng kakambal ko. Pero kasi hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. Besides, sa akin naman talaga dapat si Karina. Kung hindi lang ako sinulot ni Josea. Papadudot, tandang-tanda ko pa noon noong araw na nililigawan ko si Karina. Ang buong akala ko ay may aasahan ako kasi ramdam na ramdam ko talaga noon na may gusto sa akin si Karina. Pero noong araw na sasagutin na sana ako ni Karina, isang pagtatraidor ang aking nadiskubre. Nahuli ko sa akto si Josea at Karina na naglalampungan sa sala ng bahay ng dalaga. Nanlumo ako, pero alam kong wala akong karapatang magalit noon kay Karina dahil wala pa namang kaming relasyon. Pero suklam na suklam ako noon kay Josea dahil alam naman niyang nililigawan ko si Karina. Tapos tinalupan niya rin ako, papadudot. Ayun nga ang ending, sina Josea at Karina ang nagpakasal habang ako ay nasira noon ang buhay. Na-depress ako noon na uwi sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nang malaman yon ni Josea, pinarehab niya ako. After many months, nang matapos ang rehab ko ay kinupkop muna ako pansamantala ng aking kakambal dahil gusto niyang masigurado na makakabangon akong muli at magiging maayos na ang buhay ko. At yun nga ang kwento kung bakit ako nakatira sa bahay ng aking kakambal. Samantala, muling bumalik sa realidad ang aking isipan nang marinig kong may umaakyat at pumasok sa kabilang kwarto. Nakaramdam ako ng excitement, papadudot. Sumilip ako noon sa butas sa dingding na nakakonekta sa silid ng kakambal ko. Ako mismo ang gumawa noon ng butas sa pader na gawa sa plywood. Ginawa ko yon para sa isang kadahilan ng makita ko ang alindog ng aking hipag. Habang sumisilip ako ay naaninag ko si Karina na nakatawel lang, bagong ligo. Pagkatapos ay hinubad na niya kagad ng tawel na nakapalibot sa katawan niya, kaya kitang-kita ko ang kahubadan niya. Napalunok ako at pinagpapawisan ang noo ko. Naramdaman ko rin noon ang pagdaloy ng dugo sa aking sandata. Kaya mga sumunod na nangyari ay muli kong pinagpantasyahan ang asawa ng aking kakambal. Titig na titig lamang ako sa katawan ni Karina na noon ay humiga sa kama. Bigla na lamang bumukas ang pinto at naaninag kong
si Josea pala. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay nagtalik na ang mag-asawa. Ngunit wala silang kalam-alam noon na pinapanood ko sila sa butas ng pader. At ng mga sandaling yon ay naglalagablab ang aking buong pagkalalaki. Magkahalong pantasya at inggit ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Kung hindi lang ako trinaydor ni Josea, sana ko ang kasiping ngayon ni Karina. Papa Dudut, ganoon ang takbo naming tatlo sa bahay na yon. Habang sina Josea at Karina ay malayang na ipapahayag ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ako naman ang walang ibang ginawa kundi ang mamboso lamang. Minsan naiisip ko na umalis na sa bahay at maghanap na ng babaeng makakarelasyon ko at makapagbibigay ng satisfaction sa akin, pero bigla ko naiisip si Karina. Kaya nagbabago ang aking desisyon. Ang aking hipag lang noon ang gusto kong makasiping. At para sa akin ay hindi siya mapapantayan ng kahit na sinong babae. Hanggang isang araw, narinig kong nagtatalo ang mag-asawa. Kung hindi ako nagkakamali noon, madadagdagan daw ang pag-overtime ni Josea sa trabaho at hindi pabor doon si Karina. Pero walang magawang huli dahil yon ang direktiba ng management kay Josea at kailangan niya itong sundin para hindi siya mawala ng trabaho. That time, Papa Dudut, ay napangiti ako. Nakakita kasi ako ng opportunity para mas lalong mapalapit kay Karina. Kinamagahan, bago ko pumasok sa trabaho ay nakita kong muling nagtalo sina Josea at Karina. Pagkatapos noon ay umalis na ang aking kambal. Nakita kong lungkot sa mukha ni Karina. Gustuhin ko man siya na i-comfort pero hinayaan ko na lamang muna siya dahil na-realize ko na hindi yun ang tamang oras para gawin yon. Nagbihis na lamang ako noon at pagkatapos ay pumasok ako sa trabaho habang si Karina ay naiwan lamang sa bahay dahil work from home lang naman siya. Samantala, pag uwi ko ng bahay galing ng trabaho ay naabutan ko si Karina na mag-isang naglalasing sa sala. Nakaramdam ako ng pag-aalala sa aking hipag kaya sinubukan kong i-comfort siya. Nag-message sa akin si Josea, doon na raw siya matutulog doon sa opisina. Ano yun? Akala niya sa akin tanga. Sa tingin mo, Josea, trabaho lang ba talagang dahilan? O baka naman meron na siyang inuwi ang iba? Naiiyak na wika ni Karina sa akin. Hindi naman siguro magagawa ni Josea yon sa'yo. Mahal na mahal ka nun eh. Pangaalo ko naman sa aking hipag. Yun lang naman ang naisip kong dahilan kaya panay ang overtime niya kuno doon sa opisina. Na hindi naman talaga siya nagsasabi sa akin ng totoo. Dagdag pa ni Karina. Huwag kang mag-isip ng ganyan sa kapatid ko. Akala ko ba mahal mo siya? Kung mahal mo talaga siya, hindi mo siya pag-iisipan ng masama. Sagot ko naman. Mahal ko siya, Josh. Pero si Josea ba, mahal ba niya ako? Aniya. Pagkatapos ay hindi na niya napigilang umiyak. Agad ko naman siyang niyakap at hinayaan kong matuluan ng luha ang aking suot na polo. Tama na, Karina. Huwag ka nang maglasing. Halatang marami ka nang naiinom. Paalala ko sa kanya. Sa puntong yon ay tumahan si Karina at nagpunas ng kanyang luha. Pagkatapos ay kumalas siya sa aking pagkakayakap. Maliligo na ako. Pagkatapos matutulog na ako. Bukas ko na lang ng umaga lilinisin ang mga kalat ko. Wika niya. Pagkatapos ay naglakad na siya ng palayo papunta sa banyo. Samantala, nagpa siya muna akong umakyat sa aking kwarto para kumuha ng damit pamalit. Pagkatapos kasi ni Karina ay ako naman ang maliligo. Pero habang papunta ako sa kwarto ko, napatingin ako sa bukas na pinto ng kwarto ng mag-asawa. At isang pilyong plano ang aking naisip. Kumuha ako ng mga damit ni Josea sa kanilang cabinet at yun ang isinuot ko. Ngunit biglang naantala ang paghahalungkat ko nang biglang marinig ko si Karina mula sa aking harapan. Josea, wika niya sa akin habang lasing na lasing. Honey, buti naman at umuwi ka na. Halika, kainin mo ang... Hindi na niya na ituloy ang sasabihin niya dahil agad siyang lumapit sa akin at hinalikan ako. Sandali, hindi ako si Josea. Halos pabulong kong sabi. Pero hindi yon pinansin ni Karina at sa halip ay nagpatuloy siya sa paghalik sa akin habang ang mga kamay niya ay lumalakbay sa maselang parte ng aking katawan. Napapikit naman ako dahil sa sarap na nararamdaman.
Alagayahin mo ako, Josea. Bumawi ka sa akin. Ang wika ni Karina pagkatapos niyang magsawa sa paghawak sa aking buhay na pagkalalaki. Mamayang kaunti inakit na niya nga ako sa pamamagitan ng pag-upo at pagbukakan niya sa aking harapan. At doon ay ipinakita niya sa akin ang kanyang private part. Siyempre nakaramdam ako ng hiya at hindi ko yun tinignan. Ngunit nainis si Karina sa akin at nagsalita. Ano ba, Josea? Paligayahin mo na ako, bumawi ka sa akin. Patunayan mo sa akin na mahal mo rin ako. Pinagpawisan naman ako sa kanyang sinabi. Pero Karina, may sasabihin pa sana ako pero pinutol na yon ang hipag ko. Katulad ng dati, lumuhod ka at gawin mo yung paborito kong gawin. May pagkapilyang wika ni Karina sa akin habang sinesenya sa niya na lumuhod ako at sambahin ang kanyang pagkababae. At yun nga ang ginawa ko, sobrang napaungol si Karina habang ginagawa ko ang aking business. Mamayang kaunti hinila niya ang kwelyo ko at naghudya at nahubarin ko na ang aking suot na damit. Sinunod ko naman siya at kitang kita kong nasurpresa siya sa aking katawan. Nawala mga belly fats mo, Josea. Ang sarap halik-halikan ng katawan mo, aniya. Alam kong lasing siya pero hindi ko alam kung talaga bang wala siya sa sarili at pinagkamalan lamang niya ako bilang asawa niya. O maaaring alam niyang hindi ako si Josea at excuse lamang niya na lasing siya para masabi lang na nagtaksil siya gawa ng espiritu ng alak o serbesa. Ani, ang sarap ng ginagawa mo. Sige pa. Na-excite na wika ni Karina habang panayang ungol sa ginagawa kong pagsamba sa kanyang pagkababae. Mamayang kaunti tumigil na ako para gawin ang isang bagay na hindi ko dapat gawin. Pero ginawa ko pa rin dahil ng mga oras na yon ay init na init ng aking katawan. Buhay na buhay ang dugo sa aking pagkalalaki. Hindi nagtagal ay ipinasok ko na ang hindi dapat ipasok. Lalang lumakas ang ungol ni Karina at hinila niya ang aking ulo palapit sa kanyang mukha. At pagkatapos noon ay nagpalitan ulit kami ng halik. Bilisan mo pa, honey, utos niya sa akin kasabay ng mga malalakas na ungol. Napapikit naman ako sa sarap na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. At inisip ko na sana'y wala nang katapusan ang aming ginagawa. Kaya masasabi kong napakatanga ni Josea na baliwalain ang isang masarap na babaeng tulad ni Karina. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa rurok at kasabay ng pagsirit ng sabihin nating liquid of life. Sa aking katawan ay ang pag-ungol ko ng malakas. Ganon din ang ginawa ni Karina na nasa rurok na rin. Papadudot, buti na lamang at wala doon si Josea dahil sa lakas ng boses naming dalawa ng mga sandaling yon. Pero pagkatapos ng ligaya ay siya namang pag-uusig ng aking konsensya. Pero hindi ko yon pinahalata kay Karina. Sa puntong yon ay bumangon si Karina sa kama at natuloy na siya sa pagligo. Habang ako ay agad na pumunta sa aking kwarto at doon ay pinagpatuloy ang pag-iisip sa katotohanang nagtaksil ako sa aking kakambal. Kaya pinangako ko noon sa aking sarili na hindi na yon mauulit pa at hindi na ako magpapadala sa tukso ng aking hipag. Kinabukasan ay hindi pa rin umuwi si Josea sa bahay habang ako naman ay hiyang-hiyang humarap kay Karina na noon ay wala na sa impluensya ng alak. Tahimik lamang ako noon habang kumakain ng almusal na inihanda niya para sa akin. At deep inside ay pinapanalangin ko noon na sana ay huwag niyang ungkatin yung nangyari sa aming dalawa kagabi. Pasensya ka na pala kung nadatnan mo akong lasing kagabi. Tila nahihiyang wika ni Karina sa akin. Naintindihan ko naman ang kalagayan mo. Siya nga pala. Nag-message na ba sa'yo si Josea? Anong oras daw siya uuwi? Usisa ko naman. Nag-video call siya sa akin kaninang madaling araw. Naroon nga siya sa opisina niya. Doon na siya nag-overnight. May dala din siyang ekstrang damit at saka doon na siya sa opisina maliligo. Sagot niya. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na lang ang kakambal ko, ha? Wika ko na lamang sa kanya. Buti na lang talaga't nandiyan ka sa tabi ko palagi, Josh. At least, hindi ako nalulungkot, ang sabi ni Karina pagkatapos niyang umiti sa akin. Samantala, ng araw ding yon ay narinig ko si Karina na nakikipagtalo sa asawa niya sa pamamagitan ng video call. Umabot na yon sa murahan. Ibig sabihin ay malaki ang kanilang problemang mag-asawa. Pero hindi muna ako nakialam dahil alam ko na wala ako sa lugar para gawin yon.
Kaso papadudot noong palis na ako papasok sa trabaho ay nakita kong umiiyak si Karina. Ngunit nang makita niya ako ay dali-dali itong umakyat sa taas at nagkulong sa master's bedroom. Napabuntong hininga na lamang ako at nag-aalalang umalis ng bahay para maghanap buhay. Sa kabilang banda habang nasa trabaho ay hindi naman ako mapakali kakaisip kay Karina. Kaya maya't maya akong nagsisend ng message sa kanya sa messenger. Kinukumusta kung okay na siya. Sinusubukan ko rin tawagan siya sa pamamagitan ng video call pero hindi niya yon sinasagot. Kaya pagkatapos ng trabaho ay mabilis akong umuwi. Doon ay naabutan ko si Karina na naglalasing. As usual ay wala na naman si Josea. Gusto ko sanang aluin ang aking hipag pero nagpasya muna ako na umakyat sa taas para magpalit ng damit. Ang ginamit kong damit ay ang pambahay na madalas na isuot ni Josea. Mamayang kaunti nagpasya akong buwaba para samahan si Karina. Ngunit naabutan ko siyang natutulog sa may sofa. Binilang ko ang mga bote ng beer na walang laman. Nasa 11 na ito. Napailing ako at nakaramdam ng awa para sa hipag ko. At habang tinatanggal ko ang mga bote sa mesa ay natuon ang atensyon ko sa cellphone ni Karina na nakabukas pa at hindi nakalock. Siguro ay nakatulog ito habang ginagamit ang kanyang cellphone. Nang usisain ko ay tumambad sa akin ang nakabukas na messenger kung saan ay nabasa ko ang mensahe ni Josea sa kanya. Hindi muna ito uuwi at makikitulog muna sa bahay ng kanyang boss. Sa puntong yun, Papa Dudut, ay nakaramdam na ako ng galit sa aking kakambal. Josea, salamat naman at umuwi ka na. Nagulat ako nang makita kong gising na si Karina. Pero bago pa ako makakibo ay hinila niya ang aking kamay at inilapit niya ang mukha ko sa mukha niya. Pagkatapos ay isang nagbabagang halik ang pinakawalan niya sa akin. Josea, paligayahin mo ulit ako. Patunayan mo sa akin na mahal mo talaga ako. Wika niya na halatang nasa impluensya ng espiritu ng serbesa. Sandali Karina. Wika ko habang bahagyang umiwas ako noon sa kanyang nagbabagang mga labi. Bakit? Ayaw mo na ba sa mga halik ko? Tila may pagtatampo ang boses ni Karina ng mga sandaling yon. Pero Papa Dudut, bago pa ako makapagpaliwanag ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng shorts na suot ko. At doon ay hinawakan niya ang aking private part. Hindi ko naman magawang tumanggi kasi nakakaramdam ako ng matinding pagdaloy ng dugo sa aking pagkalalaki. Mamayang kaunti umupo na si Karina sa sofa kung saan siya nakahiga. Tapos tapat na tapat ang mukha niya sa aking suot na short. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang hinubad yun at tumambad sa kanya ang isang sundalong tayong-tayo at sabik na lumaban sa battlefield. Pagkatapos noon ay napapikit na lamang ako at napaungol habang si Karina ay enjoy na enjoy sa aking katawan. Pumwesto naman ako sa pagitan ng hita niya at tinutok ang aking pagkalalaki sa kanya. Honey, ang sarap talaga, wika ng lasing na si Karina. Pagkatapos ay hinudyatan na niya ako na hubarin ko na ang aking damit para tuluyan ko na siyang mapaligaya. Agad ko namang sinunod at isang mainit at naglalagablab na romansa ang ibinigay ko sa aking hipag. Ang sarap, wika ko habang napapamura ako sa sarap. Mas lalo ko pang binilisan ang pagromansa kay Karina. Si Karina naman, ayon, walang ginawa kundi ang humiyaw ng humiyaw dahil sa sarap na kanyang nararamdaman. Ang sarap, honey. Ngayon ko lang naranasan ang ganito kasarap na romansa. Napapahiling na wika ni Karina habang tinatrabaho ko siya. Nakailang rounds pa kami ng gabing yon hanggang sa mapagod na kami at tumigil na. Nakayakap siya sa akin at nakaunan sa balikat ko habang natutulog. Dahan-dahan kong inihiga siya sa unan at tahimik na umalis. Ginhawang-ginhawang pakiramdam ko dahil dalawang beses ko nang natitikman si Karina. Although paminsan-minsan ay nakakaramdam ako ng guilt. Pero iniisip ko na lamang na hindi deserve ni Karina ang pagpapabayang ginagawa ni Josea sa kanya. At ibinibigay ko kay Karina ang dapat na ibinibigay sa kanya. Habang nakahiga naman ako sa kama ay biglang nagring ang phone ko. Agad ko naman yung sinagot nang makita ko na ang kakambal ko pala ito. Yo kambal! Wika ng lalaki sa kabilang linya, si Josea. Kumusta na si Karina? Natutulog na ba siya? Tanong niya sa akin. Kumunot naman ang noo ko. Bakit, saan ka ba ngayon? May bala ka pa bang umuwi ng bahay? Kumpront ako kay Josea.
Huwag mo sasabihin kay Karina pero nandito ko ngayon sa Cebu. Pag-amin niya sa akin. Ano naman ang ginagawa mo dyan? Wika ko sa kanya. Josh, nandito ko ngayon sa bahay ng pinsan natin si Greg. Sagot ni Josea sa akin. Nandito ako kasi gusto ko munang mapag-isa. May lungkot sa tinig ng aking kakambal. Umamin ka nga sa akin. Mahal mo pa ba si Karina? Diretsyang tanong ko sa kanya. Mahal ko pa rin ang asawa ko pero kailangan ko lang muna ng space. Sagot ni Josea sa akin. Basta Joshua, huwag mo sabihin kay Karina na nasa Cebu ako. Ang alam niya kasi nandito lang ako sa Taguig at nagwo-work. Dagdag pa niya sa akin. Kailan ka ba makakauwi? Siguro sa Sabado pa. Sagot ng kakambal ko. Napatingin naman ako sa kalendaryo, Miyerkules pa lamang ng araw na yon. O sige kambal, mag-iingat kayo ni Karina dyan ha? Oo kambal, ikaw din. Sige, ibababa ako na to. Yun ang huling pangungusap na sinabi ko bago namatay ang tawag. Papa Dudut, ewan ko pero deep inside ay nasiyahan naman ako sa katotohanang may dalawang araw pa ako na masusolo si Karina. Kaya dali-dali akong pumunta sa kanilang kwarto. Tulog pa rin si Karina ng mga sandaling yon at napatingin naman ako sa orasan. Alas 6 na pala ng hapon. Umiga ako sa tabi ni Karina at niyakap siya. Damagdama ko ang mga malulusog niyang dibdib sa braso ko. Inimas ko ang katawan niya habang nakahiga kami hanggang sa magising siya at napatingin sa akin. Ngumiti naman siya at yumakap sa akin. Pagkatapos ay pareho kaming natulog sa isang kama. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako nang gisingin ni Karina. Aniya ay malilate na ako sa trabaho. Tumingin naman ako sa orasan Papa Dudut hanggang sa napagtanto kong mag-aalas 7 na ng umaga. Kaya dali-dali akong bumangon at naligo habang si Karina naman ay nag-prepare na ng aming almusal. Hindi nagtagal ay nakapagbihis na rin ako ng aking uniforme sa trabaho kaya kumain na lamang ako ng almusal kasabay ang aking hipag. Karina, tawag ko sa kanya. Pero hindi siya nagsalita. Napangisi na lamang ako at iginapang ang kamay ko patungo sa hita niya. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ng kambal ko na may nangyari sa ating dalawa. Nanatili pa rin siyang tahimik. Nasarapan ka rin naman, di ba Karina? Pareho tayo. Huwag mong ipagkakaila yun. Dagdag ko pa sa kanya. Sa puntong yon ay nakita kong nagbuntong hininga si Karina. Pero asawa ko ang kambal mo. Mali yung ginawa natin. Tila nakukonsensya niyang sabi sa akin. Masarap ang bawal Karina. Tandaan mo yan. At siya nga pala, sa Sabado pa makakauwi ang kakambal ko. Pag-amin ko sa kanya. Oo, alam ko. Tipid niyang sagot sa akin. Nanatiling tahimik ang kwarto. Bakit ang tahimik mo naman ngayon Karina? Parang kagabi lang ang ingay mo. May halong biro na uwi ka ko sa kanya. Tumahimik ka nga Josh, saway niya sa akin. Napatawa naman ako. Nasarapan ka, kitang kita ko at dinig at dinig ko ang ungol mo. Tiyak na hahanap-hanapin mo ang pakikipagsipin ko sa iyo. Panunubo ko. Josh, ano ba? Ang wika ni Karina na para bang nakukonsensya na sa ginawa namin kagabi. Siguro nga ay nagsiping tayo pero huwag kang umasa sa akin na sa'yo ko ibabaling ang pagmamahal ko. Mahal ko pa rin si Josea, seryosong wika pa niya sa akin. Dumating ang araw ng Sabado, alas 9 na ng umaga, nang biglang dumating si Josea. Tahimik lang ako noon habang si Karina ay sobrang excited sa pag-uwi ng kanyang asawa. Pagkatapos noon ay agad silang nagpunta sa kwarto. Habang ako naman ay naiwang nag-iisa sa sulok habang pinapantasya na ako ang kasiping ni Karina at hindi ang kakambal ko. Tatlong araw ang lumipas at wala na ulit nangyari sa amin ni Karina dahil naging sweet ulit sila ni Josea. Samantala ay tinanong ako ni Josea kung gusto ko bang magtrabaho sa pinagtatrabahuhan niya. Pumayag naman agad ako nang marinig kong malaki ang sahod. Yun nga lang Papa Dudut ay sa Cebu ako maa-assign. Mapapalayo kay Karina. Pero sa huli pumayag na rin ako at yun nga nagpa siya akong dito na lamang manirahan. Mabuti na rin siguro na lumayo ako kay Karina kasi kung magtatagal pa ako sa poder nila ay baka makagawa pa ako ng kasalanan na maaaring ikasira ng relasyon nila. Ayaw ko namang masaktan si Josea at ayaw ko rin masaktan si Karina. Kaya nagsakripisyo na ako Papa Dudut. Tinanggal ko na sa isipan ko noon ang pagpapantasya sa alindog ng hipag ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay single pa rin po ako.
Pero paminsan-minsan ay umahanap ako ng kadate gamit ang mga dating apps. Kaso hindi pa ako seryoso pagdating dyan dahil ang focus ko ay nasa trabaho at career ko. Masaya naman ako sa buhay kahit na wala na akong love life. Samantala masaya pa rin sina Josea at Karina bilang mag-asawa, bangamat hindi alam ni Josea ang nakaraan namin ng asawa niya. Pero buti na rin na huwag na niyang malaman yon. Nagkamali man si Karina pero hindi na niya yon inulit pa. Kita ko naman na naging tapat naman siyang may bahay sa aking kakambal. Kaya ang dalangin ko sa kanila sana'y magpatuloy pa ang kanilang pag-iibigan. Papa Dudut, heto lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyong programa. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong YouTube channel. Umaasa ako na isang araw ang kwento ko naman ang inyong babasahin. Maraming salamat in advance. Lubos na nagpapasalamat, Josh. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.